welcome back sa part 2 ng ating video, Nano Power. So, dahil nga nasa labas yung shop natin, marami. Okay, never mind na yun. So, tuloy na tayo. So, yun nga, di ba? Yung no power. Wala siyang power. Ano pa yun? Sa power supply. So, mas maigi na i-inject niya to ng 12 volts supply. Pwede yung charger or yung voltage regulator. So, dapat hindi baligtad. Ground positive. Yung mapapansin yun. Ito yung solution na para hindi ka na mahirapang maghanap ng shorted MOSFET. So, pag in-inject mo yan, may makakapaka dito, mainit kung may shorted. So, since yung board na to walang shorted, so hindi ko na lang yung gagawin. Nandun yan sa pangalawang video ko. Ay, unang video ko na no power. So, hanapin nyo na lang dyan. Ayan. So, next natin. So, wala pa rin, no? So, meaning, tanggalin ko sana ito. So, tanggalin natin yung kung may shorted yun, dapat gagalin. So, wala pa rin. Set ito na, wala pa rin. So, wala kahit kahit sunog na ayos dyan, wala. Wala rin akong makita ng busted bloated capacitor. So, titignan ko sa oscillator kung gagana siya. So, ito, gamitan tayo ng jumper. Hindi pa pala sa oscillator. Check muna natin siyang idirekta. So, pala na ganito. Buzzer. So, saan na yung buzzer? Yung buzzer natin dyan. Nasaan? Magpakita. Ngayon. Yung buzzer. So, jajumper ko siya sa green and black na pin. So, hanapin natin dyan. Green and black. So, ito siya. So, kung nag-power yan, ibig sabihin, buhay yung board, walang shorted. So, check natin. So, pansin ninyo, nag-on yung power supply. So, meaning, buhay yung board. Buhay yung board, walang shorted. Kasi kung may shorted yan, patay na yan. So, wala pa rin siya. Wala pa rin. So, meron siyang problema sa on and off lang. Wala siya. Hindi siya full shorted. So, tignan natin sa knowledge. Ito, meron konting knowledge. Pero, hindi lahat ay sigurado na gagana itong solution na to. So, check natin si oscillator. Short lang natin siya. Kung so, wala siya. No power. No power pa rin siya. Pero pansinin ninyo, nung sinort ko, meron na siyang power. Tignan niya. Diba? May power siya, oh. Nagkaroon siya ng power. And then, nag-beep na rin siya. Diba? So, nag-beep na rin siya. Nag-init na rin. So, ibig sabihin, may problema tayo sa oscillator. Papalitan lang natin siya. Okay? So, may problema siya sa oscillator. So, nahihirap. Kasi walang
naghahawak ng camera, and then so next step natin so double check natin. So pansin nyo, nung in-unplug ko sa power source, bumalik. So walang power ulit, walang power ulit. So hahanap tayo, tabi muna natin ito. Hahanap tayo ng oscillator. So papalitan natin ito. So meron akong oscillator, sirang board dito. So kukunin natin yung oscillator nito. Yan po yung oscillator niya. Ayan. Medyo blurred. So yun po yung oscillator. Ayan. So tatanggalin natin siya. I-replace natin dito sa board na nire-repair natin. Okay. So na-solder na siya dahil pinag-testingan ko na rin. Saan na? Nawala. Ay, ito. So pinag-testingan ko na rin kasi ito kung gumagana. Ito no power to. So napagano niya, yun nga lang, wala na talaga siyang display. So kung pansin niya, nakalagay na dyan. So ito yung oscillator. So sa board ulit tayo. Ito yung oscillator ng, papalitan natin to, oscillator ng H61M-P31W8. So tignan ulit natin na, i-plug ko ulit yung power source. So tingnan nyo kung yung fan kung gagana. So wala, no power siya. Pansin niyo, walang power yung fan. Wala rin, wala kasi. So para siyang shorted, no, kasi no power eh. So ang problema lang niya sa on and off switch. So ngayon, papalitan na natin ito ng oscillator. So, palitan natin ng oscillator. And, saan na ba yun? Yung solder. Oo, minsan na. So, saan na ba yung oscillator natin? Ito. So hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin, at baka naman hindi ka pa nakakapag-subscribe, hit not a subscription button na rin na ano, nabubulol yung notification bell natin para rak na rak, diba? Para ma-notify ka sa mga next video. So all in vlog. Gusto ko kasi isang account na lang, technology, kung ano, no, personal vlog. So all in vlog. So okay, tanggalin na natin yung oscillator. Yun yung oscillator na punta dun. So
So ito nga yung old oscillator niya. Crystal oscillator. Ayan. Hindi makita. So hindi siya makita, man. So ayan. So syempre alam naman na natin na may problema to. Papalitan na natin ng pinaglumaan natin oscillator sa lumang motherboard. So lagay na natin. Natin yung paa para madaling ipasok. So medyo may so tsaga-tsaga lang sa pagkakabit talaga. Ayan. So linisin natin. So tapalitan na natin siya ng oscillator. Ngayon yung oscillator niya. So ay nako, mali pala tayo. Sorry guys. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Mali pala tayo ng nakapagkabit ang oscillator. So pasensya na guys, medyo naduduling na tayo. Ay nako, namali tayo ng pagkakakabit. Aray ko. So, pagpasensyan nyo na guys, medyo namali tayo ng pagkakakabit eh. So guys, check nyo mabuti ha kung saan ko ba yung nalagay? Dito ko pala nalagay.
So, alitan. Kabit na natin. Ay nako, tanggal na. Nagpatagal pa to. So, ayan, sigurado na to siguro. Sensya na guys na mali tayo ng pagkakakabit ng oscillator natin. So babaluktot ko na siya. So ayan ang bagong oscillator. Okay, so make sure na hindi nyo mapag-short itong dalawang pin. So double check natin yung oscillator. So hindi ko nilapit yung camera eh. So ito yung oscillator natin. Yung oscillator natin. Okay, so check na natin. So syempre naka-unplug. And then check natin ang CPU kung gagana. Right, so naka-plug na yan. Then so wala pa rin. Ayan, so wala pa rin siya guys. So subukan ko ulit siyang gawin yun kanina. Okay, power on. So nagka power siya. So may iba pang problema. So nag beep na siya, pansin nyo. So meaning walang problema sa ibang parts. So nag-beep, mainit ang CPU. So meaning niyan, meron pa siyang ibang problema. Tignan natin kung may mga open dito na MOSFET or transistor. So ipapakita ko na lang kapag meron akong na-detect. So meron tayo dito nakita. Meron tayong nakita dito na open. So so paano ko pa ba to ipapakita? So nakita ko open siya. So guys, napakita ko sa inyo. So yun yung ano natin, yun yung cup. So so guys, so guys, yeah.
Ayan. So, pansinin niyo, open siya. Open. So, ang gagawin natin dyan, yung pangalo, yung pin na nasa kabila, i-jumper natin. Jumper natin. Tanggalin ko muna to. Siyempre make sure na tanggalin nyo muna yung power supply. So, i-jumper ko yung oops. Ay nako. I-jumper natin yung pin na to papunta dun. So, yung sana ba hindi ko makita. So nakita ko open tong transistor na to. So ang work din naman kasi niyan is switching din minsan. Depende sa pagkakalagay ng location, depende sa location. So tignan ninyo, ito, i-jumper ko siya. Kita ba? Dun sa pin 3, taas tapos sa baba. Left pin. Kuha na tayo ng UTP cable. So, any conductive wires ay pwede. Huwag lang yung sobrang laki, huwag din yung sobrang liti. So, ang ginamit ko, UTP. UTP cable. Okay. Then, so, alisin ko muna si 24 pin. Okay. So, mamaya i-close natin yung camera para ano kitang kita. Para kuha yung ano yung jumper natin. So make sure na yung pagkakalagay natin is walang nadikit. Walang ibang nadikit. So, tanggalin ko yung sobra. May bisita na naman tayo. Figara! Pekara. Ocho. Bisi ocho. Ocho. Anto? Ocho. Ocho. Oh. Ya. Lebih parian. Kami stop. So, apa tuh?
Unahin ko muna yung ano, itong pin. Medyo pasmado na tayo. Pero malaki kasi yung soldering ko eh. So right. Siyempre, linisin natin baka magkaroon siya ng shortcut yan. So ito na siya guys, so tatabi ko lang siya para di siya mag short at makita niya mabuti. Ginawa ko guys is yung ganitong transistor, pinort ko yung pin niya dun sa taas dahil open left pin. So papakita ko dito na sa mukha niya. So yun siya, diba, right, left, tapos yung top pin. So yung ginawa ko sa left pin, so left pin and then jumper to top pin. So ayan, nahihirapan kasi ako kasi walang nagbibideo. So lapit pa natin. So ayan. Okay, so i-testing na natin. So hopefully matamaan na natin, no? So saan ka na, fault mo? Yung CPU pin natin. Ayan. So ang step na ginawa natin, chinek muna natin kung shorted ang 12 volts pin. So wala, good yung VRM section. Pangalawa, walang visual. Nag-visual check tayo pala unang-una. Wala tayong nakitang bloated capacitor, sunog na IC, sunog na MOSFET. So and then tinignan natin, so pinalitan na nga natin ito eh. Pero may nakita tayong sign na gumagana ang motherboard dahil nag-on siya.
nung ginamper ko yung oscillator. Okay, so pinalitan na natin ang oscillator, so no lock tayo din. And then ginawa natin last is yung jumper ng transistor malapit sa power source ng DC. Oo, tama, DC connection. Okay, so ito siya. So check natin yung motherboard. So hopefully dapat mag-beep and magkaroon siya ng power dot. So ayan, plug na natin. So okay, so nabo. So dapat gumana yan pag click ko ng power. So kung mapapansin nyo, nag-on na siya. So nag-on na siya, and then kasunod niya nag-beep na siya. So ibig sabihin wala tayong problema dito sa ating BIOS. So kasi power naman ang inaano natin eh. So kung may problema sa ganito, walang beep minsan sa BIOS. So next video pakita ko yung BIOS. So abangan niyo na lang kung ano yung mga signs of damage na BIOS. So okay, so para makita nyo yung CPU power, so nag-on na siya. Ulitin natin. So natamaan natin siya doon. So ayan, so ulit, and then so nag-on na siya, and then mayroon na siyang beep. So meaning natapos na natin yung no power. So mas okay yata siguro kung lagyan natin ng RAM. So alright, pasukan natin siya ng 1 GB. Memory pala. So tsaka mas okay na rin siguro, kung pakita natin na nagdi-display siya, tama? Right. Saksak natin yung power ng monitor din ito. So guys, tanggalin ko yata yung ano para makita natin. So papatayin ko na siya pag may monitor na. So guys, yung no power natin, ayan na siya. So one click na siya, nag-on na. At meron na rin siyang beep. So ayan na siya guys. Ayan na nga, meron na tayong display sa ating monitor galing sa motherboard na no power. Right. So ayan guys, please subscribe and click notification bell. Support lang tayo guys, and para sa mga gusto nyong ano, so mag-upload ako, hindi ako titigil mag-upload ng mga videos as long as kaya natin. So thank you guys sa panonood. Peace out. Ayan.